meron silang certain player that is devoted for the split push. So, napakabilis ng ating drafting at syempre papasok na tayo sa ating first game of day number one. This is the battle of Next Play Evos versus Onic Philippines. Ladies and gentlemen, hold on to your seats. Mas magandang laban to. And welcome to the first game. Okay, for this one, SP Evos, for sure sila mauuna in terms of the buff. Pero kung mapansin natin, for the side of Onic, they went in for their orange buff. So, mas kailangan nga naman Hayabusa, medyo mabagal, I think, for them na makapag-farm if ever na yung purple buff dito yung mawala. But anyway, in terms of the lineup, I think late game dito may pupunit if ever dun sa Alice. Kasi nga naman, meron nga ding Nathan dito for Onic, which so far, Onic PH, ang ganda ng kanilang Nathan pick under Baloyski. Mm-hmm. Nathan tsaka Rafaela, if I'm not mistaken, yan ang mid-duo ng side ng Onic Philippines. Mycophobia, Rafaela sa ngayon. Siyempre, etong ating Nathan Malay-Balayski na nakita natin from before, sobrang bilis mag-farm dahil nga dun sa Avaris. Bukod dun, nakakuha din sila ng kills. Expect Onic Philippines na ang kanilang late game insurance ay yung Ling tsaka itong Nathan. Tapos kung papansinin natin yung side lanes ng Onic Philippines, fast tempo, meron kang Kaja tsaka Thams. Hindi sila yung parang kailangan mag-farm ng sobra-sobra para magkaroon ng bug sa late game. Mid game pa lang sila yung rarak. So, ganun yung dynamic na pwede natin expect mula sa Onic Philippines. Yeah, and speaking of for Onic din, napakabilis niyan kasi meron silang Rafaela and the Ling. So, if ever na mag-level 4 automatic instant initiation na god for them and for NXP Evos, I'm thinking gaya na sinabi dito ni Wolf kanina, kailangan mag-step up ni Alhaze, their El Capitan for NXP Evos. Kailangan tumami mga araw niya. Umpisa pa lang na ating laban kasi yun talaga yung strength ng pagkakaroon ng Selena sa inyong lineup, aside from the vision, of course. But yeah, we have the turtle objective here for this game. Ready na yata ang Onic PH dito. I think for NXP Evos, slow for them for the vision. For Onic naman, hindi nila itutuloy. It's gonna be a reset. I think for Onic dito, Mycophobia, good thing that he has the Avaris para magsiscale up agad ang kanyang items. Kairi, mukhang aalanganin mo ni pagpasok dito si Ryota, mukhang sasabak na rin. James, hindi mo nalang sinimulan ang pagbasak dun sa turtle. Malakas yung side lane na binibigay ngayon ni NXPE eh. Feeling ko yung iniiwasan lang nila na pwede silang ma-pick off. But eto ngayon si Kairi, si Yawi, mukhang sisimulan ni Ryota pabagsak, binalik muna sa brush. At sinimulan nila ulit ang pag-zone out dito sa Onic Philippines. Dinadandahan nila dun sa turtle pit. Yeah, kumbaga dito kay Yawi, it's more on the vision. Kailangan ma-zone out yung mga players dito. Kasi nga lang naging problema was na sort or nakuha dito yung kanyang flickers. So, wala nang flicker later on kasi ang usual play ng isang Chu is to go in for the flicker tapos diretso Way of the Dragon. Yun yung panggulat nila against the Onicas. So far for this both teams, mabagal pa. Hindi pa ganun ka-aggressive. And speaking of, ang ganda ng pagkaka-purify ni Baloyski. Yeah. So in terms of the emblems and the talents din dito ng ating mga players, sakto kumbaga kontrahan for our teams. Interesting para sa Onic Philippines na parang binigyan nila ng mga comfort heroes ng NXP. Yelly Hayes, isa sa mga successful na heroes niya noong previous season ay itong Selena. Pakita syempre comfort yan ni James. Hesa with Alice, we saw this before at napakalakas niya. And syempre H2 nag-flourish talaga kapag ito yung mga heroes niya with the Hayabusa. Cho ay napaka top pick din mula sa side ng NXP. So interesting kung paano ka-outrin ng Onic to. Kairi, mukhang sinisimula ng pag-amoy dito sa pag-steal. Makakuha, nilabas na ang kanyang ultimate. Yawi, NX Play Evos, nasimula na ang pagkuha doon na steal ni H2O. At si Kairi ulit ang maglilinis sa side ng Onic Philippines. Yawi, kailangan mo na mag-back out pero si James, binantayan niya muna. Oh wow, for NXP Evos, yes, nakuha nila yung turtle dito kasi naging problema was may nakuhang players against their team. So hindi mo siya masyadong magandang trade though kasi yung Onic dito, napatay nila is H2 of NXP Evos. Alam natin, very crucial to have your core namamatay agad after a teamfight. So far, we could see Kairi already with a Demon Hunter Sword. So later on, mas aggressive pero siya mag-normal hits actually. Tapos yung kanyang attack speed, mas mabilis na din. Pero good thing for Yelly Hayes, maganda yung kanyang pag-protect na ginagawa against Onic PH. Napakaganda nung ginagawa ng Onic Philippines at the start kasi parang hindi sila nakipagbakbakan na sobra-sobra, nakipag-trade sila. And dahil doon sa fact na nalugi yung NXP dun sa Pwesto 1, ang maganda lang sa ginawa ng XP, nakuha pa rin nila yung turtle kasi lupit mag-retry nitong si H2.
Yun nga lang, napatay pa rin ng Onyx Philippines si mga important heroes ng NXP. Tapos nakuha pa sila ng Outer Turret Energy Shields dun sa may top lane. And then, dagdag mo pa yung Avarice. Biglang lamang ng 2,000 halos itong Onyx Philippines at the early stages of the game. Yeah, dalawa kasi dito naka-Avarice for the side of Onyx PH. Nasabi naman natin yung mid money strategy. Yun nakikita natin dito from Onyx. Talaga minamaximize lang nila kung ano meron sila. So far, hindi pa kailangan ng mga fancy plays. And it's all about the consistency. Kung sino unang mag-break loose dito in terms of the team fight or unang mag-ma-asim, mag-dive in dito, yun maging mahirap for them. Pero gaya na sinabi natin, physical damage dito DPS for H2, pwede siya mag-split push from time to time kahit sino pwede ikutan nila dito. Possible kill and turret push for them. Baloyski, mukhang malangani dito, nilabas muna. Uy, dalawa, naipit muna sa isa, nilabas na ulit ang kanyang ultimate. Kyrie will be taken down, Baloyski and H2O as well. At sinimulan pa ulit, nag-extend mismo sa Torre dito ang next play. EVOS mukhang mapapabalik muna habang susugurin ni Onyx Philippines ang pagbasok doon sa unang turret sa mid lane. Oh wow! For Onyx PH, gamit dito ang kanilang movement speed. Tapos yung mobility din mismo ni Kyrie or the sling of the team ay talagang na-maximize din ng Onyx PH. Nakita nila wala na dito ang shadow kill si H2. So why not go for the turret dive? And that is gonna be an instant kill for Onyx PH on this game. 4-1 guys! And for Nico Phobia, hindi na naaantay dito na sumakit agad. Uy! Malapit na yun! In-expect natin 1v1 ni James siya ni Paki. Munti ka na. Yun yung mga klase ng play na ikaw mismo, pati yung cellphone mo, mapatabingin mo. Di ba? Na-experience yun na yun eh. Parang wait lang. Hesitation pa eh. May hesitation doon kanina. I think that was a bold move from NXP na hindi mo na in-extend muna yung pag-battle doon sa 1v1. Medyo malakas pa rin yun eh. Yep. So what happened in the mid lane, maganda para sa Onyx Philippines kasi kahit pa napatayin sila ng isang Nathan, naka-double kill naman si Kyrie, resulted to a turtle fight. At isang mabilis na pag-take doon doon sa kill na yon. This also means makapag-push. Ito na naman yung Onyx Philippines with all of the objectives na naturally ay nakukuha nila. Grabing entropy ni Baloyski sa may bottom lane natin. Talagang kitang-kita natin damage. And for this one, 5-1 for Onyx in terms of map control. Nasa kanila rin. I think for NXP EVOS, medyo may hirapan din si Hessa later on. Pero wait, muntikan na si Baloyski. Inuunang target dahil sabi nga nila kailangan inatan sa late game. Pero nilabas na ulit ang Tempest of Blades ni H2O. Pero hindi nakaabot doon sa side ng Onyx Philippines sa pagbasag nila. Grabe ang pag-respond, pag-zone out. Yung pressure na binibigay ngayon Onyx Philippines. Again, next play EVOS. They're trying to force the team members of next play na hindi muna sila makapag-farm. Yeah, and speaking of Onyx PH, alam mo yung movement nila dito parang tubig eh. Pag may isang tumapik, gagalaw lahat. Oh, oh. Ganon ka-fluid dito ang performance Onyx PH. And for that, ganyan sinabi natin, map control is on the side of Onyx. For NXP EVOS, ang pinaka-late game potential na hero nila dito, kung gusto lang paabot ng mahabang-mahaba talaga ating laro, is going to be Alice or Hessa of NXP EVOS. Manakaw pa ng purple buff tong Onyx Philippines. And already, H2 is at 3 deaths. Kahit pa 7 minutes, yung pinaka-latest niyang kill death was 7 minutes. So it means 7 minutes, 3 deaths on the jungler. Kaya naman, inahirapan siya makasabay kay Kyrie na 6k na yung pera. Look at Hessa, however, 5.3k. Mayaman-yaman pa rin naman itong ating Alice. Pero malayo kasi yung diferensya ng dalawang junglers natin. And this is not something that NXPE should have. Yeah, and speaking of Hessa, sabi natin for the late game, siya na yung ano dito. Siya yung magsashine for NXP EVOS. But the problem here is, Nico Phobia already has the necklace of Durance. Tapos meron ding isang nagbuo ng Dominance Eyes. So, kitang-kita natin yung pangontra. Kumbaga, insurance plan for Onyx PH. Kontrain na natin yung mga bagay na hindi pa masakit ngayon pa lang para alam na lang natin kung ano ibibigay natin. Pero yawi mukhang may ipet dito sa Onyx Philippines. Ang map control nila, pinapakita nila na hindi muna ipapa-far na next play EVOS. They know that they will be going for objectives. So, what they're trying to do is they're trying to force next play to go out. Pero sa control ng map to, pag pinaabot dito sa late game, ano mangyayari dito, Wolf? Well, at least for Onyx Philippines, meron silang dalawang insurance policy. Para naman sa NXP, parang isa lang yung pwede natin expect. Pwede sila makakuha ng mga knockout na kills. For example, meron kang pana ni Selena, more than enough time yan para makakuha ng kills. Pero kung scaling lang ang usapan, i-expect lang natin yan sa Alice. It's easy for Onyx Philippines to deal with the Alice, however, kasi meron silang Nathan na malakas sa Alice sa lahat ng stages ng game at meron pang Link. Aggressive ang ating team dito from Onyx Philippines trying to converge or initiate the siege. Mukhang mababasag na rin
ang second tier turret ng Next Play EVOS. Yeah, and for Onyx dito, gaya sinabi natin, ano pa kaya ang panggulat na ipapakita nila? This time around, mas malinis na performance for the team. Talagang pag nakikita na dito si Yaoi automatic, any skill na pwede nang gamitin para ma-burst or ma-exhaust dito yung mga skills din ni Yaoi, ginagamit nila agad. Kagaya kanina, during that first C-lip sa may orange buff side ng Onyx Page, automatic nagamit ni Yaoi yung flicker niya. This time around, wala din siyang flicker. Very important for a Cho kung saan na play is this flicker. But yeah, for this one, Onyx Page is doing it. Next by EVOS, medyo matagal pa for us to see yung damage na pwede nilang ibigay. It's all about on how they will farm. Kasi yung minion wave dito ng Onyx ay talagang nakaangat na for NXP EVOS. So hati-hati yung kanilang gold. Ang ganda nung pinoy ito mo doon, Chantel. Kasi kung papansinin natin ng Onyx Philippines, kinontrol nila yung mapa at dun sa map control na nakuha ng Onyx Philippines sa early lead na meron sila, sobrang free nila nakuha yung mga objectives. Yung past two turtles, libre nila nakuha. Itong Lord, libre din makukuha ng side ng Onyx Philippines. Kaya nga naman, ang NXP, makikita natin na palaki ng palaki yung lamang para sa kanila na kailangan nilang habulin. Like for now, it's at halos 9K. Magte-10K pa to na lamang ng Onyx Philippines in 11 minutes. That is 11 minutes. Let us reiterate on the 11 minutes. Napakabilis niya. And actually, good thing for Onyx during that time na naglo-lord sila. Ang ganda ng position ni Mycophobia. Kung sino mang gustong sumilip from NXP EVOS, automatic, pwedeng ultihan doon ng Rafaela. So, I think for NXP EVOS dito, mahihirapan sila to defend this one out. Pero, I think for Onyx, hindi pa nila kayang tapusin kasi wala silang talagang pinaka-diver. Squishy yung mga ano dito. Not unless Marky goes in with a flicker tapos Divine Judgment. Kung kapaunahan lang ng pakiramdam kung sino mag-uuna magpo-proc ng mismong skill niya, yun na mapapanganib. Tapos Next Play EVOS at saka si Onyx babasagin na rin kasama yung pag-siege ng Lord. Ito na ba ang katapusan ng first match ng Next Play EVOS against Onyx Philippines? Seryosong pagbigay ng pressure at mukhang tutumba na rin ang Lord at ang Next Play EVOS didepensa na rin sa side ng Onyx Philippines habang hinihintay na nila ang last push. Nilabas na rin ang Tempest of Blades mismo dito na HO si Ellie Hayes. Tumumba na rin si NXPE. Mukhang maalakon na to take the defense at si Kyrie sinalubong ng Way of the Dragon. But Yaoi continues to defend. But this is the answer of Onyx Philippines putting pressure on all lanes. Naku, nakuha pa din sa baba. At ang mga members ito, Onyx Philippines 2-2, nakuha na ang first score of the series ng Onyx Philippines. Grabe yung game na yon. Sabi ko kanina before mag-team fight or bago dumating yung Lord, possible na baka hindi matapos ng Onyx PH. But for Onyx PH, nakita natin how persistent they are na gusto nila talaga.